yun, yapo. Nakayaan na tao ni Pinoy. Ilan daw mga pinakamuyot, iinay ba, nalangot, ay sa lahat na kanan. Ipakamuyot, ilayan na, kahit ito pagigyan. Kahit ng tao, ito kayo, ito kami ng Panginoon na tatag na loob sa bawat tao. Pinuburi at sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Kapiyang kanaya sa nagtawag ka ni Apo ay ito. Ni Apo at ang umang kada kayo. Kastamal ka na kayo. Ipaktay mo ro, ito sa niya, ito kapiyang kanaya, baba, ito magtunggal na ito. Peace, peace with us all. Tatakot kay mga tao na hindi. Trono si ibabaw ng kadip ng mga kerubin, kaya daigdig kay Dayara. Si Yahweh ay nagkakunay sa Lord o sa mga bansa. Si Yahweh ay nagkakari sa talaan ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at akilan ng nanay. Si Yahweh ay banal. Ikaw ay akilang hari, humihimi sa kapatiran. Ang dulot mo sa Israel ay banal na katalungan. Ang dulot
si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangal. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay mananambahan. Si Yahweh ay banal. Simulan sa siya aron sa mga kaharin niya at sa mga lamay na ikot at sa kanya ay sumamba. Nang si Yahweh ay lalang niya at dininig na mata siya. Si Yahweh ay nagsalita sa isang haliging hula. Sila naman ay nakinig, utos niya ay ginagawa. O Yahweh na aming Diyos, sinatulog mo sa labat at ikaw ay nagulang ang Diyos na mapagkatawan. Ngunit ilang nagurusan mo kung ang kaway ay hindi tumuka. Ang Diyos natin na si Yahweh, dapat natin parahan. Sa banal na bundok niya, isambahin ang kanyang ayaw. Si Yahweh na aming Diyos ay banal. Imitahe kermadaw ng Ibanghelyo ni Apo Jesus sa Dilanat, iti libro ni Luca, chapter 9, verses 28-36. Kaya sileksyonaryo tayo nga mabali na basahan na bigana iti 37-43a. Una na yung Tagalog kapag na kayo pakaroon. At pagkaraan ng mga walong araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. Samantalang siya ay nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. At biglang may dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Pedro, or si Pedro, at ang kanyang mga kasamahan ay nakatulog ng mahimbing. Subalit nang sila'y nagising ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. At samantalang sila'y papalayo sa kanya, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti na tayo'y dumito. Gumawa tayo ng tatlong tolda, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias, na hindi nalalaman ang kanyang sinabi." Samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, dumating ang isang ulap at sila'y nililiman. Sila'y natakot nang sila'y pumasok sa ulap. At may tinig na nanggaling sa ulap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking pinili, makinig kayo sa kanya." Pagkatapos magsalita ng tinig, si Jesus ay tagpo ang nag-iisa at sila'y nanatiling tahimik at hindi sinabi kanino man ng mga araw na iyon ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. Nang sumunod na araw, pagbaba nila mula sa bundok ay sinalubong siya ng napakaraming tao. At may isang lalaki mula sa maraming tao ang sumigaw, "Turo, nakikiusap ako sa iyo na tingnan mo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y aking kaisa-isang anak. Walang ano-ano'y inaalihan
siya ng isang espiritu at biglang nagsisigaw. Siya'y pinanginisay nito hanggang sa bumula ang kanyang bibig. At siya'y binugbog at halos ayaw siyang iwalayan. Hiniling ko sa iyong mga alagad na palayain o palayasin ito, subalit hindi nila kaya. Sumagot si Jesus, "O lahing walang pananampalataya at napakasama, hanggang kailan kayo makikisama sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang iyong anak." Samantalang siya'y lumalapit at itinumpas siya ng demonyo at pinangisay, subalit sinaway ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu. Pinagaling ang bata at isinauli siya sa kanyang ama. Ang lahat ay namangha sa kadakilaan ng Diyos. Awapin kayo kumati sa ulti ako.
Muli, maraming salamat, choir, sa mensahe na inyong ikinagkaloob. Naway patuloy na gamitin kayo ng Panginoon sa pagbibigay ng tayo sa pamamagitan ng inyong mga boses. Tayo po ay manalangin. Tumindig na, Panginoon, ang iyong mensahero. Iling niya na ikaw ang mangusap sa kanya upang siya ay mangusap sa mga taong makikinig sa kanya. Magagampanan lamang niya ito, Panginoon, kung iyong ipagkakaloob ang inspirasyon ng iyong banal na Espiritu. Kung kaya nga, Panginoon, aasa siya na ang mensahe na kanyang ipagkakaloob ay makatulong nga sa paglago, patuloy na paglago ng pananampalataya ng mga taong makikinig sa kanya. Ikaw ang makikita, Panginoon, sa pamamagitan niya, at ikaw rin, Panginoon, ang maririnig ng mga makikinig sa kanya. Gamitin mo lamang siya, Panginoon, dahil tinawag mo nga siya. Ito ang kanyang panalangin sa iyong tanging at dakilang pangalan. Amen. Uli, na yung magbigat tayo amin, ay ito na makabsat sa Kristo Jesus. Gamagin man lang ako sa ito'y ilang manong kata kayo si Bakunado. I mean, they do one nga siya yung tinalpat na. Hello. So, dalangin yung dua. Tama po ba ako? Meron na lamang dalawa, I think. Tinanong ko ito dahil sa Sunday ay in-immerse na po natin yung ating pananambahan. Ano po yung ating tawag ito, nararamdaman na pinakamagandang oras between 9 to 10. Tulungan po ninyo ako na mag-decide para nang sa ganun ay hindi lamang ako ang mag-decide kundi bahagi kayo sa decision making. Wala na po yung 8 o'clock at wala na rin yung 10 o'clock dahil i-fuse na natin, papag-isahin na po natin yung ating pananambahan. Anyang oras tapo si kaya tayo? 9 o'clock. Okay, salamat dahil pareho lamang po tayo ang iniisip. Yun din po ang aking proposal na 9 in between yung 8 and 10. So, tayo po ay magkaisa na paparito sa oras ng 9 ng umaga sa first Sunday of March. Market po yan. Salamat po pala sa sponsor ng ating kalendaryo, ang Tico Bank. Ang aking basis kung bakit nararapat na lamang na tayo ay mag-fuse na at muli nating damdamin yung ating fellowship at one congregation, hindi na divided dahil ang gobyerno ay pinapayagan na ang mga politiko na i-entertain ang crowd na dumadalo sa kanilang mga rally. Di po ba? Kahit noong nasa level, alert level 3 tayo, ang mga rallyista ay pinapayagan ng magkumpul-kumpul. Kaya hindi nila tayo mabababalaw, yung Tagalog ni mo kalaw kaya magigiti kung tayo naman ay damhin ang init ng ating pagkakaita sa larangan ng pananambahan. Dahil sabik na rin tayo na may balik yung ating dating ginagawa na tayo ay so as we celebrate this very significant season in our Christian calendar,
ang tinatawag nating Transfiguration Sunday o yung pagbabangong anyo, pagdiriwang commemorating the pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. Ayon sa kwento, gusto ko lang makita ulit at basahin sa Ilocano yung significant part of it sa verse 9 o chapter 9 of Luke. Yung parte na kung saan nagbago ang anyo ng ating Panginoon. Wika niya sa Ilocano. Agarok may sa alawas kalpasan ti panangitaon ni Jesus kadagitoy inpuyog na da Pedro, Juan, ken Santiago ken Simang at tayo ibantay takno agkarara. Idi agkarkarara nagbalbali pilagana ket makasisira ipudaw dagiti pagananay na. Dagay panagbali tilangan ni Apwesus ipalagit na kada tayo. Dagay very powerful word na uskusaran iti agdama a panawan ti campaign period iti politika. Isa sa mga gamit na salita ang pagbabago, nais nating baguhin ang kasalukuyang uri ng pamumuno. Yun yung gasgas na mga campaign languages ng ating mga politicians. Yung iba naman, ipagpatuloy natin ang naumpisahan na. Ibig sabihin, continuity of the good things, kung good naman, kung good yun. And also, continuity of the bad exercises, practices. So, dalawang bagay ang ipagpatuloy. Ang ipagpatuloy ang mabuting gawa at ipagpatuloy ang masasamang gawa. Pero nakikita natin yung mensahe ng ating gospel reading ang pagbabago ng anyo ng ating Panginoon. So, ang title ng sermon is The Change Jesus Wants Us to Be. Ang pagbabagong ninanais ng ating Panginoon sa atin. Dagi panagbaliw akayat ni Apo Jesus kada tayo. Saan na panagbaliw akayat ni Lenny? Saan na panagbaliw akayat ni BBM? Saan na panagbaliw akayat ni Bagan, ni Isko, ni Pacquiao, ni Lacson? Sino pa yung isa? Basta sila. Basta rastaman ako. Ang pagbabagong ninais ng ating Panginoon ay pagbabagong mayroong justisya, mayroong pagmamahalan at nararamdaman yung tunay na diwa ng buhay. Angat ang lahat, hindi naiiwan ang iba, lalong-lalo na yung mga nasa margin ng ating lipunan. Nagbago ang anyo ni Jesus. Nagbago yung panlabas na anyo ni Jesus, pero nanatili yung pagiging siya na chosen one. Ipinadala the sent Messiah. At higit sa lahat, Panginoon ng mga Panginoon. Take note, mga kapatid, nagbago yung kanyang panlabas na anyo dahil nais niyang ipakita yaong kapangyarihang mapapa sa kanya. Pero hindi nabago
yung kanyang pagiging ito. Nais niyang ipakita yung ganap na pagkabago na tayo ay nilalang ng ating Panginoon ayon sa kanyang wang. He created us in His own image. Of course, dahil image nga, picture nga, larawan nga ni Jesus, yung nais niyang maibalik, kagaya ko siyempre na guwapo. Bungal. Bantot. Matangkas. Ang ibig kong sabihin, pantay-pantay. Pangguman ang ilong mo, yun ang image ng Panginoon. Hindi image, hindi larawan ng Panginoon ang hindi kanais-nais na mangyayari. Tirahan sa isa't isa. Kung ano-anong mga salitang na ibabato sa ating kapwa, ang minais ng ating Panginoon mawangis sa iyo. Pagmamahalan. Karangyaan. Napakaganda yung sermon ni Bishop kanina. Pakapyaw lamang. Dahil nga, meron na akong ginanda. Late naman na dumating yung sermon ni Bishop. Makinig po kayo. Yung sermon niya ay between 6:30 to 7. Yung sermon ni Bishop. Napakaganda yung nagsahin ng sermon. Nakita niya yung social relevance na pagbabago at naranasan ng Pilipinas sa nagdaan ilang taon. Ginamit niya yung prices ng produkto ng mga magsasaka na siya rin pala ay nagsasalita ng patungkol sa social experiences, economic experiences ng mga magsasaka. Sabi niya, noon daw 2020, merong isang lugar, ang binanggit niya ay Nueva Vizcaya, na ang presyo ng produkto ng mga magsasaka ay ayaw tanggapin ng mga magsasaka dahil sobrang mura nito. Malagip niyo kaya po, DJ, I think 2018 or 2019. Nga, nababalang ano doon si presyo na bagyo pa'y nagitipagpagay tayo dito ay Isabela, another part of Region 2, nga dimanong si presyo 56 pesos si per kilo. Kasi si kapatansan ni Kinibakot, saan ni nga nailako dahil kakaitunan na naapit ni nagapat nga nakapimpintas nga sinarunod ni Bagyo ang Buyumuntiri no ka nagapat katana na sila sa dato ngumitin saan niya po nga nailako dahil kat awan na aramidan ni Gubyan na iparamdam ng ating Panginoong Jesus ang pagbabago na tayong lahat ay kakain ng kagaya ng kinakain ng iba na mayroong sapat na pambili. Nais niyang baguhin ang anyo ng pamumuhay na kung mayroon kang sakit, hindi ka natatakot na pumunta sa hospital dahil natatakot kang may COVID, dahil wala kang panggastos, dahil sobrang taas ng value ng hospitalization, ng cost ng hospitalization. Sa private hospital, yung magdamag mo lang, ihanda mo ang 30,000. Ilang buwan ng kita ng kagaya nating magsasaka, nais baguhin ng ating Panginoong.
makikita natin ito kung tayo ay nakatingin lamang sa Kanya. Hindi tayo nakatingin. Of course, napakahalaga. Hindi tayo nakatingin sa ipinangakong ganito ng sinumang politiko. Pero sabi ni BBM, hindi pa raw niya nakikita yun. It's just a myth. Wala pa akong nakikita, sabi ni BBM. So wala tayong maasahan dito. Bar of gold. Pero tingnan natin yung mga bagay-bagay na makikita natin na mayroong kaugnayan doon sa pagbabago na ninais ng ating Panginoon doon sa pagbabagong anyo ni Jesus. Una, yung lugar kung saan nakita at ipinakita, nakita ng mga taong na andun noon, more particularly, yung tatlong mga disciples na kasama niya na bumunta roon, sina Pedro, Juan at Santiago, ang lugar na gustong-gustong pinupuntahan ni Jesus na lugar, panalanginan, ang bundok. Did you make bundok in plain places? Pwede tayong gumawa ng bantay, ng bundok, doon sa plain na lugar, dito sa ating lugar. Dahil kahit na hindi pataas, nakikita natin yung presensya ng ating Panginoon. Gumawa lamang tayo ng kabakiran. Pumunta po kayo dito sa likod, meron na po akong kabakiran dyan. Man-made forest. At napakagandang puntahan. Yun yung gustong lugar, gustong-gusto ng ating Panginoon, yung tahimik na lugar, at nakikita niya dahil sa taas ng bundok, nakikita niya kung asan, kung ano, yung mga nasa baba. Take note, my brothers and sisters, nakikita niya mula doon sa kanyang lugar na paboritong panalanginan, dahil nakikita niya yung mga taong naandun sa baba. Hindi lamang niya tinitingnan yung mga taong nasa kanyang level, kundi tinitingnan din niya yung mga taong nasa baba ng lipunan. Diba napakaganda? Kung ang ating mundong nais ng ating Panginoong Jesus na baguhin, take note, hindi ninais ni Lenny, hindi ninais ni PBM, ni Pacquiao, ni Rastaman, o sino-sino pang presidente ko, Lacson at iba pa, Pacquiao, kundi ninais ng ating Panginoon. Kung pagsamasamahin natin yung mga bukang bibig ng mga politiko, yon yung suma total ng ninanais ng ating Panginoon. Pero hindi natin pwedeng iboto silang lahat eh. Kinakailangan meron lamang isa. Pero pwede natin gawin kahit tayo ay nakatutok lamang sa ating Panginoon. Siya lamang yung ating tinitingnan. Hindi natin tinitingnan yung mga pangako, kundi tinitingnan natin kung ano yung nangyari mula sa simula. Kaya nga sinasabi ko, God created human being in His own image. So napakaganda po yung kwentong ating tingnan, basehan sa pagdidesisyon sa ating involvement sa politiko sa ngayon. Ibalik natin, tingnan natin yung kwento kung ano, kung paano ang anyo na pinanggalingan natin. Napakaganda ang history. Napakaganda po ang kaganapan noon na nais natin ibalik sa ating lipunan. So tingnan natin, punta tayo sa bundok.
hindi literal na puntahan natin yung bundok, kundi tingnan natin yung mga nasa baba. Hindi lamang na tayo titingala hanggang sa tayo'y pagsamantalahan ng iba dahil nga tinitingala natin sila. Ang tingalain natin ay ang ating Panginoon. Manatili tayo sa taas na bahagi ng ating mundo sa pamamagitan ng ating pananampalataya upang makita natin kung sino-sino yung mga nasa baba. Pangalawa na makikita natin doon sa gospel reading, yung walang kapantay na kaputiang pagbabago ng damit ng Panginoon, the white clothes, na hindi pwedeng pantayan ng loho, hindi pantayan ng anumang whitening element. Natural na namuti at radiant white, tawag shining white, ang nangyari. Ibig sabihin, a symbol of purity. Hindi pwedeng mabili yung ating mga pananampalataya. Kung kaya nga tayo mga Methodista ay apolitika kung ano yung ating desisyon sa pamimili, hindi tayo inuhus na gawang nito, hindi tayo kinokontrol ng United Methodist Church. Kaya wala tayong united vote. Although we are united, hindi nila aasahan ang ating united, iisang vote. Hindi kagaya ng Iglesia ni Cristo. Very vocal akong magsabi nito dahil totoo naman na kung ano yung sinabi sa taas na iboboto at susuportahan ay yun yung iboboto ng kanilang miyembro. Katotohanan po ito. Hindi po ako nagsasalita. Ibinabahagi ko lamang po sa inyo na kung ano yung dikta ng nasa taas ay yun yung kanilang pagkakaisa. Tayo po ay malaya na mamili according doon sa dikta ng ating mga isip at mga puso. Pero tayo ay aktibong nakiki-intervene. Tayo ay nakikilahok sa exercise ng ating politika. Hindi kagaya ko nga. Doon tayo aking itang ng account, kung nakikita niyo, may mga friends ako doon sa aking account. Naglalagay ako doon talaga ng political ads. Copy-paste lamang yung aking karaniwang ginagawa doon. Nung hindi ako nag-copy, sarili kong kaisipan yung sinabi ko doon, yung sinabi ko. Dahil nakita naman siguro ninyo, no? Kahit dito sa Kawayan, nangyari daw yun, yung baklas, Operation Baklas, yung nagtatanggal sila ng tarpaulin, pinipinturaan yung mga wall na mayroong mural, Santiago, sa Rojas, Santiago, ay pinagtatanggal ang mga tarpaulin. Sinira. Dito rin, sa Kawayan, meron din daw lugar na pinagbabaklas ang mga tarpaulin. Ang nangyari dito sa Kawayan na balitaan ko, pinagtatanggal daw yung mga tarpaulin ni BBM. Doon naman sa Santiago, Etiague, pinagtatanggal din ang mga tarpaulin ni Lenny. So pareho sila na pinagkatanggalan at ang nagtanggal nito ay COMELEC, mga pulis. Kaya nung nakita ng aking sis fraternity yung aking post doon, sabi niya,
Pati ba naman ikaw, Brad Pastor, sabi niya. Nakikilahok din sa politiko, sabi niya. Mag-serve ka na lang. Mag-focus ka na lang sa pag-serve sa Panginoon. Hindi natin nararamdaman, hindi natin itinitingnan na bahagi ng ating pakikibahagi sa politika yaong aktibong makilahok. Ayaw nila. Pero ang aming training sa seminary ay pakikibaka laban sa kasamaan. Kaya kami ay na-train na magiging bukal sa pagsasalita at paggagawa. Kaya hindi ninyo kami masisisi. Maalala ninyo si Father Ule, kanya, Kutle, noong ikinampan niya si Great Padaka. Maalala po ninyo, si Father Ule, ang tawag sa kanya ay Ule, Father Ule. Di ba ang pangit? Pero hindi nila alam na ang simbahan, according to history, sila yung aktibong sa Old Testament na kwento, ang simbahan, ang templo, ay lugar na kung saan doon nagpupunta ang mga politiko upang kausapin ang mga namumuno. That is our story. Hindi natin alam yung separate, ibig tunay na ibig sabihin ng paghihiwalay ng church and society. Pag sinabi natin church and society, separation of church and society, walang dapat organic na magaganap. Hindi pwedeng maglingkod at the same time ang isang mayor at magiging pastor. Hindi pwedeng magsabay yun. Kasi mayroong conflict of interest. Yun yung isa. Pangalawa, hindi pwedeng i-control ng simbahan ang gobyerno. And vice versa, hindi pwedeng i-control ng gobyerno ang simbahan. Pero, tayong mga simbahan ay nauubliga na sumunod. Pabor po sa atin sa simbahan yung separation of church and state dahil meron tayong, ang church ay mayroong kalayaang makialam sa affairs ng gobyerno, pero ang gobyerno ay hindi pinapayagang makialam sa affairs ng simbahan. Kaya sabi ko, doon sa Cisco na yun, butante rin kami si karapatan din namin magsalita at makiusap na tingnan natin. So we are offering kung sino ang ating susuportahan. Pero hindi natin inuobliga yung church na iisa lamang ang iboboto. We are offering certain candidates. Alam po ninyo si Bishop Juan. Bishop Rodolfo Juan, kandidato po siya ng party list. Number 1, number 2, nominee po siya. At ino-offer po natin ito ng simbahan, ino-offer po niya ito sa kanyang mga miyembro na suportahan ang the Peace Party. Hindi ko alam, hindi ko nandun yung tarpulin kasi, pero magpapagawa ako ng kanya ng tarpulin sa simbahan. Nag-resign na po si Bishop Juan at Bishop para magpolitiko. Yun yung sinasabi ko na separation of church and state. Hindi pwedeng magpolitiko at maging pare at the same time. So, nag-resign na po si Bishop Juan dahil yun yung ibig sabihin ng separation of church and state. Pero pwede tayong makialam. Pwede tayong magliwanag. Yung pakikialam natin ay upang magliwanag. Paliwanagin ang mundong ating pinaglilingkuran. At ang last, the cloud and the voice. Nakita natin yung mountain,
nakita natin yung damit. Ngayon naman nakikita natin yung cloud. Kung sa Old Testament nakikita natin yung posteng nangungusap at nagpuprotekta sa mga tao, makikita natin ang cloud na nangusap. Doon sa cloud na nag-cover kina Peter, John, and James, nakasama si Jesus, lalo na ay mayroong tinig na narinig. Ito ang aking anak. Makinig kayo sa kanya, sabi niya. The authority. The cloud and the voice signifies the authority of Jesus the Christ. Makinig sa kanya, sabi niya, sa Ilocano. Nagsigdaaw, dagiti amin at tao, itinaindaklan, apan nakabalin, si Diyos. Magdaaw. Ano ba yun? Listen to him. Ito na nandiyan. Gado mga words niya. Listen to him. Dungag kayo kang kuwanan. Kaya tangasawan niya, if we listen to what our candidates running for different positions, pakinggan natin sila. Pero higit na ating pakikinggan ang tinig ng ating Panginoon. Pakinggan natin kung kaya nga't napakahalagang damin natin na tayo ay nasa taas ng bundok upang tingnan ang nasa ibaba kung ano ang dapat mangyari. Nakikita natin yung kakaibang puti ng damit ng ating Panginoon. At tayo ay pa-cover. Nakikover si Tagalog kaya? Sakluban. Ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mamagriba sa inyong no, panawin ng pinagniyaman, awis ni pinagbabawi, kadaligibagbasog, may itikar manen tibiyag tagidi kamkami itiyan may abay may tagidi at pulot kin katari kin di pagdasas barang po ito sa akin di kaliliwayan di pinagsantong take time to be heard. Ang makaringa, ang mayat, ang makipaser, ang panagsalbalin, idubong.
awisit nga may kumaka dagiti pagpakarintumangan dagiti kapalala na lang ni accommodate at dagiti gaduma amayat na mga ipaay iti pagina sa pinitikatanggalin ng kapsel iti panagbalbalo iti dubo amay ito please iti higo na kalanglanan ni Apo ito bayan iti panangkatatayo iti mauti puno may katal ng may tropa ikaliwa yan ipanang santong lidai man kenra ta di kalipatan ni Jesus ten itu pagyaman kami, Apo Diyos, imensahe, may papan ito sa nagbalbali. Ngayon, pakitang Apo. Anak kita, dagiti, kadwang. Anapan iti lugar, apag kararaga. Kaya't mi, Apo, tiagbalin na pasal si panagbalbali. Babaan iti panang isublimi iti sigur apan na kay parswami ang naparswa kami akalanglanga. Agsipot ta kalanglanga na kami Apo Diyos pinarswa na kami akalanglanga. Agbalik kami Apo nga instrumento iti panagbalbaliw ilangat idubong apag nangalgan mi iyan ng mga panahon. Amabaliwan kumaapo iti panakatrato dagiti tao iti maysa kan maysa. Adagiti at da iti tuktok dagiti posisyon na po akas iti kangato ti bantay. Makita na kumaapo dagiti at tao iti babaan na. Makita na kumaapo dagiti putpudno ang pagserbiyan na. Tapnon, nagitiyad na iti baba, Apo. Marignada nga ito na kapal. Isuda ay ayatan mo at ikagimungan akas iti panangayat ni Apo Diyos. Panagitiyad tao. Nasandalaan, Apo, nga marigna iti kaadda iti presensya dagiti adda iti tuktok dagiti nangangato mo posisyon kadagiti panahon Apo nga dawdawatin dati suportada ng makita da kuma iti amin akan ito marignada kuma iti amin akan ito dagiti manalo na nang nangruna Apo Diyos not isigo da pakasaritaan uray na baba tibilang ti ani manipod kadagiti pagtatalunan saan amaybos kadtiputa umanayan agsobsobraan kay at umanon Apo iti sumaruno a panagaapi saan nakasiti at tama a panawon anumalpas ti ani awanin ti mabati kapu iti kangato dagiti produkto apagtalon. Sa kami yaman nalong mabalbaliwan ka mga Apo tibiyan niya ang titot na kami imang pakpakan iti pagilyan. Literal amang pakpakan iti pagilyan. Ngarod, aramatin na kami, pagandakon na kami Apo Diyos sa kasitlejay kalawag na nakita dagit na tao alangan ni Apo. Agrandan kami kumas, kadagitusag sa bali. San kami apaiduyos Apo kadagiti karkarilaan? San kami apaiduyos Apo kadagiti dagiti familiarization? San kami apaiduyos Apo kadagiti tao babaan kadagiti napipintas?
nga sarsalita da, uno karkarida, no dikat agtag na kami, paidunos kami na ang kanina. Agsipot na si kalawang, ti cloud me, kalawang apo ti boses me, awanan ti sabali. Si kalawang ti pudpudno ang makaprotekta kada kami, apo Diyos, manipot ka na kiti na dumaduma ang kapadasan ni tida ito'y malupo. Imay ka ito na naman ako. Imasidagdagan ka. In pa rin tumang da dagiti. Tumtumang da kadagiti pagpaparin tumangan. Imagdar tayo isang muwan ang apo Diyos at ikipot da. Tarigagayan da ti at balina pasa. Iti da ito'y ang misyon. Dayjay at daday iti nangako at lugar at nung makita na nagkiti at dahil ni Baba. Dengay, pakay dumaan, tilawag, Apo Diyos, ang makita katakwana. Kung isudan ni protection, boses, nagkiti at tao. At amatin nga rin, Apo Diyos. Ikarkararag mi, ipanakabalin ang nagtawag din ka. Nga, sa kumaapo ka na gito yung anak mo ngayon, may, in datong da, dagiti bibiyag da, Apo Diyos. Kat dagiti sagsagot da, ang ekonomiya, pasit na lang da ito, iti kanguna ang sagot. Iti panakipasit, Apo, iti panagranyag, iti da iti nga lubong takong mabalbaliwan, kat may subli isigot, apan na kay parsuana. Babawin lang, Apo, iti pamabilig mo kadakwada, mapagbalik yan da dagito. Ikarkararag mi ako dagitian anak mo nga agngayangan. Inyokor da dagiti bagbagida tapno nagsarbi iti pagilyan. Apakay ramanan ako iubis po mi ang iglesia po. Panawan mo sa ako kadagipilaan ng panawan nga daw bispo ang nagsurag ang makipasat tapno nagsasama i-representa sa kapilyan. Ijay Kongreso. Itdam katakwala ako Diyos kagiti amin na papili sige na putpudno na lintag a puso at kumita iti dayjay may parbon a masumpakan iti agdamaakan mo. Dalusan na kami Apo Diyos pakawalan na kami kadagiti pagpurpuraman ni tapnon may kari kami nga umawat iti parabo iti napakawan. Manipot iti dayjay nga lugar. Tawatin mi nga iwanan na kami, Apo Diyos, rumuan kami, ang nariknami kumaada kami ng pabulay. Tapon at balin kami ng instrumento ito pinahimba, kadagit na tao makapulapur mi, iti unos man ay, iti makalako. Ikaw matalik mi, Apo, kani kadagit amin ay ayatan mi, iday mi ngabiyan. Sa di naman alam lugar ti ayanda, at dada kumaitarpan mo. At dada kumaapo Diyos, iti ayawan mo. Ikararag niya amin na gito'y itinagan mo na patay. Amen. Tumakdar tayo tumakdar. Kantaon tayo timuhuli ng isang tayo timuhuli niya. Maday tayo kumat si Diyos ang mga iwan kada kayo tapnutan kayo ang atnag. Ito't imang datag kada kayo at siya dalot kung siraragsak isang wanan na. Iti may sa Diyos ang mga salakan kada tayo bubawin kini Apo tayo ng Yesu Kristo. May tin kumat si Dayag tanok kanakabalin kang turay manipot kini ugma itap kanitiyag na nayo. Amen. Amen.
palpakan tigi mo, palakpakan tayo kumasi, presensya ng ating Diyos sa bakayo. Pakagkat, kag makita tayo, ti bulitin, iraman na, the weekly celebrator for the week, at tipunta, naglabos tayo ng iti oras, kag kantaan tayo lang ng ita, ito na may kagawa ng servisyo. Ti church conference, kakagkat, kag na-schedule ito tayo yung maya bulan, awan pa yung exact nga date ba, ngayon, kaya't ko nga chief member to the church council, member to the church conference, katag meeting into no March 6, oras iti alas 2, it will be on Sunday, oras iti alas 2, iti malam. Ito'y ako unang iti kindergarten room. Kakaptas, natatawag ko dyan printer me, nautusaran me, personal na printer na ito'y si pamilya ng iti trabahadores, ngayon ka na dito yung panahon na po ka nadadangon at awan iti paggatan me. Kaya naman, ayan taping sponsor. Magtulong-tulong po tayo sa pamamagitan ng fundraising para sa pangangailangan ito ng ating office. Salamat po in advance. Ang contact ko ay United Methodist Facebook page para ikita ito yung campaign. Wala na rin pong sponsor, pero salamat sa sponsor ng ating snack ngayon. Wala na sponsor sa Sunday dahil iisa na lamang po ang ating pananampahan. Pero kung gusto ninyo na magbigay ng ganito pa rin, ibigay po natin during their rehearsal na oras. Every Saturday in the afternoon dahil hindi lamang po rehearsal yung kanilang ginagawa, kundi at the same time ay nagbabayo study and prayer meeting na rin po sila. Kaya medyo nakatagalan po sila sa Sabado dahil tatlo po yung kanilang ginagawa. Tayo titilaw na nagtawag din niya ako.